Yo, what's up? Good evening mga kapatak. Alam niyo naman ay delikado na ngayong lumabas ngayong araw na ito. Ngayong panahon dahil sobrang grabe yung nababalitaan natin na kumakalat itong virus na to. Sana naman matigil na to. Kaya tayo, pinag-iingatan natin mga sarili natin na huwag lumabas, huwag makihalubilo sa mga tao na hindi natin kilala. Tapos kailangan ay lagi tayo merong alcohol tsaka magugas tayo ng mga kamay natin. Tapos may face mask dapat tayo kung makikipag-usap lang tayo sa iba tsaka gloves. So yun, kaya lang tayo pinagpe-face mask mga kabata kasi just in case na may ubo ka o sipon ka, mag-face mask ka. Basta mag-face mask kayo. Pero kung wala naman kayong sakit, matindi na ano naman yung physical na pangatuan ninyo, okay lang kahit hindi kayo mag-face mask. Pero mas makakabuti sa inyo na mag-face mask na lang kayo at saka mag-gloves kayo kapag lalabas kayo ng bahay or bibili or magsasakay, paalis kayo sa bahay nyo. So ayan, may nabalitaan ako ngayong araw nito mga kabatak. At ito ay tungkol sa Cavite. Mga kabatak, no? Baby Choco, no? Tungkol sa Cavite ito. May nabalitaan ako na community quarantine na yung Cavite, mga kabatak. So bukas, March 17, iko-community quarantine yung Cavite. Nasa state of calamity na po tayo. Bali, delikado na po lumabas ng bahay. Kailangan, alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, mga kabatak. Kailangan nasa bahay na po kayo. Bawal na po kayo sa labas. Kailangan nasa loob na po tayo. So seryosong bagay po itong pinag-uusapan natin. Kaya kailangan ay makikooperate po tayo lahat. Kailangan sa bahay lang po talaga. Dito lang po talaga sa naik lang po kami. Malapit lang po kasi yung nagbalil ko kung pula lang po kami sa isang lugar tapos mag-video na po kami. Ganun lang po ang ginagawa namin mga kapata para mapasaya pa rin po namin kayo. So ngayon, dahil nga nasa nakasa community quarantine na po yung Cavite, yun nga, sabi ko sa inyo, di ba, na iko-community quarantine yung Cavite, Maynila, Quezon City. Nabalita nyo naman, napanood nyo naman yung vlog ko ng mga kapata ko. Kaya natatakot po ako kasi syempre, kailangan ay mapuksa na rin po itong COVID-19 na to na kumakalat sa buong mundo. Hindi lang po sa buong Pilipinas, pero sa buong mundo po talaga. Kasi lahat, halos sa karamihan sa mga bansa, sa bansang Europe, Italy, halos sa sobrang dami na nakita ko mga nahawaan ng COVID-19 na to. No? So ngayon mga kapatak, ay interviewin po natin sila. Okay lang ba sa kanila na community quarantine itong buong Cavite. Sana ay matigil na po talaga to. Sana this April or ngayon yung April or March, katapusan ng March, matigil na po itong COVID, kumakalat na COVID-19. At mag-pray lang po tayo dyan sa mga nananalig sa Lord. Mag-pray lang po kayo. Pray lang po talaga yung katapat nito kasi walang mas lalaki pa sa sa kaysa sa mga problema natin, sa mga sakit na nandito sa buong mundo. Mabubuksa na rin to. Mag-pray lang po tayo. So, ayan. Interviewin na po natin sila isa-isa, mga kapatak. Sisimulan na po natin. Oh, baby Choco, anong nararamdaman mo at nasa community quarantine na itong Cavite? Buong Cavite. Nalulungkot mo. Pero hindi ako natatakot. Tsaka hindi ako nagpapanik. Kasi pag nagpanik ako, baka mas lalo akong matakot eh. Pero nalulungkot ako sa nangyayari sa bansa natin. Sana ay maging okay na. Magiging okay din ang lahat. Iwala lang, tsaka magdasal tayo. Okay, ikaw naman, Camille, anong nararamdaman mo at nasa community quarantine at nung buong Cavite? Siyempre nalulungkot din. Pero mas okay na yun, yung magkaananuhan muna yung mga tao. Siyempre, di ba? Sa panahon ngayon, mas mabuti nang pumano ka na lang muna sa bahay kaysa kaysa may pagsalimuha ka sa mga ibang tao, sa ganyan-ganyan, diba? Iba kasi, maging ano rin kasi tayo, maging tawag dito, matuto rin tayo. Kung alam na natin sarili natin na may sakit tayo or may ubo tayo, diba? Huwag na tayo may pagsalimuha. O kaya, sabi, kasi kung may ubo ka, kailangan isang metro yung pagitan nyo eh. Ganyan dapat. Eh may iba naman kasi kahit may alam na nilang ganun, may sakit sila, yun, nakikipagkasalimuha pa rin sila. Kaya yan, tuloy, kumanon sa ibang tao. Okay, nakakalungkot. Pero ngayon, okay na din yung nasa bahay-bahay na lang muna. Tsaka, yun nga, sabi ni Lizette, huwag magpanik, tsaka pray lang. Matatapos din naman lahat ng tuwek, pagsubok lang to ni Lord. Baka sign na din kasi talaga to.
So, bali ngayon mga kabataka, interview na po natin sila nanay, si Dorella. So, let's go. Nanay, ano? Anong nararamdaman nyo at nasa community quarantine na itong buong Cavite? Ano? Nangangamba, tsaka natatakot. Tsaka, maigi na rin yung gaitong ano, nasa loob ng bahay para makaiwas sa COVID-19. Para hindi tayo madapo ng, ano, ng virus. Yun. Anong nararamdaman mo at nasa community quarantine na yung buong Cavite? Yung nasa TV, ano, nasa TV, nakakaawa yung mga nakasakay sa mga motor, lagi sila na, ano, pero wala naman sila sakit, inaano lang yung ulo nila, titingan nila. Sinecheck? Oo, sinecheck nila, tapos pag yung... Eh, ano dapat gawin? Ha? Dapat makinig na lang. Tsaka dapat nag-ano? Nag-aari ko hoy, tsaka nag-uugas ng kamay lagi-lagi. Yun lang? Yes. Anong nararamdaman mo at naka-community quarantine na yung Cavite? Siyempre, natatakot tsaka malungkot. Gawa, siyempre, paano yung mga walang, yung sa kalsada lang naka-ano, diba? Paano sila? Ganun. Kapag tayo nga may bahay eh, nahihirapan. Paano yung wala? Tapos, sa panahon ngayon, siguro ano, mas lamang dapat yung faith kaysa pa. Yun lang. Palagay mo, tama na mag-ano nga muna, yung community quarantine sa buong Luzon, tama yun na pinatupad? Oo naman, kahit dapat na buong bansa eh. So, ngayon mga kapatak, tapos ko na silang interviewin. So, ito po, papakita ko sa inyo. Nakita ko po talaga ito sa post ng Cavite Online. Ayan po. Cavite Community Quarantine. So, babasahin din po natin siya, mga kabatak, no? So, March 16, 2020, Lunes. Epektibo bukas. So, March 17, 2020. Pagsapit daw ng 12 a.m., ay ganap ng isa sa ilalim ang buong Cavite sa community quarantine dahil sa patuloy na banta ng coronavirus disease 2019 or tinatawag na COVID-19. So, una sa lahat ay magkakaroon po ng curfew sa lansangan hanggang 8 p.m. hanggang 5 a.m. mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. mga kabatak. So, sarado po ang mall buong haba ng executive order, tapos sarado din po yung mga palaruan, computer gaming shop, wellness center at sabungan, tapos hindi din papasukin yung mga mag-aaral o nag-OJT. Hindi rin po papayagan yung mga pagtigil sa mga daan, sa mga kalsada, sa tabing kalsada, yung pagtambay, hindi rin po papayagan. Ayan. So, sarado rin yung mga tiyangge, open dry goods, mga nagtitinda sa mga gilid ng daan, sarado po. Wala po bukas ng 12 a.m. mga kabatak. So, sundin po talaga natin ito kasi ito po yung pinatupad ng pinakamataas po, ng mataas po na lokal na pamahalaan. Kaya nararapat lamang na sundin po talaga natin. So sana, hopefully, matigil na po talaga to sa tulong ng ating Panginoon. Kasi yun po talaga ang ating kailangan gawin. Mag-pray lang po talaga tayo. So in Jesus' name ay matatapos din po talaga ito. Bali, pray lang po talaga ang katapat ng lahat ng ito. At manalig lang po tayo at patuloy po nating palalimin yung ating pananampalataya sa Lord. So, dito na po natin tatapusin yung ating video at stay tuned lang po kayo sa aking video, mga kabatak, no? So, God bless to all of you and keep on praying. So, hanggang dito na lang, mga kabatak. Kita-kita pa tayo sa mga susunod na vlog na gagawin natin. So, hopefully, matapos na po itong COVID-19 na to. In Jesus' name.